culture, yung tungkol sa pag-ibig, yung mga panliligaw, ganyan. Meron ba sila, ano yung mga kakaiba sa kanila na wala sa atin? Yun yung isa pang natutuwa ako. Kasi yung kultura nila na preserve talaga, na ingatan. Mm-hmm. Katulad sa atin, no, na kailangan naharanahin mo muna yung babae bago ka may pakilala. Sa kanila ganun din. Kung hindi mo kilala yung babae, hindi mo siya pwedeng, alam mo, makipagkilala. Sa kalye, bawal. Bawal sa kanila yan. So very conservative sobra. Pa rin talaga sila hanggang ngayon. Sobra. Ang pwede mo lang gawin, kung meron kang kaibigan na kakilala niya na ipapakilala, mm-hmm. o di kaya sa bahay din. Hmm. So sa bahay ang ligawan. Talaga. Oo, saka hindi mo sila pwedeng tignan sa mata. Hmm. Bawal. So maganda yung kultura, cute kumbaga, kung titignan mo kasi napakaingat, maingat sila. Parang recently, no, puro mga indie films yung ginagawa. Syempre very popular yung Zombadings na naging role mo doon. Kailan ka namin ulit makikita sa ganong klaseng role? Gagawa ka pa ba ulit? Willing ka pa ba ulit gumawa ng isang gay role? Sa totoo lang, nag-aantay lang din ako. Mm-hmm. So, sobra kong na-enjoy. Napakasarap gumawa ng katulad na character ko na katulad ni Remington. Kumbaga, hindi ko ma-express kung ano yung ligaya na nararamdaman ko noon. Pagkabasa ko pa lang ng script, sabi ko, naku, nakain lang itong role na to, itong storyang to. Hindi ko pa alam uli kung kailan ako gagawa, pero willing ako at nag-aantay lang ako na dumating yung pagkakataon na makagawa uli ako. Kasi isa nga rin dun sa mga na-discuss dati, yung problem mo dun sa former manager mo was about your family. So, kumusta na yon? Ano nang nangyari doon? Ayun. Nagawa naman namin ng paraan lahat. So, wala naman ng galit o kahit na anong bad blood na nangyari. Ang importante ngayon ay, alam mo, may kanya-kanya na kaming buhay. At walang kahit na anong samaan ng loob. Kumbaga. Di pa naman tayo sa career. Kasi yung mga kasabayan mo dati sa GMA, sila Paulo Avellino, si Aljur Abrenica, parang lately, mas naging visible sila sa mainstream TV than you. At ikaw, parang mas na-focus ka sa mga indie films, paggawa ng movies. Ikaw ba, kung ikaw yung papipiliin, mas gusto mo ba talaga yung gano'n na nalilinya ka sa indie? Or would you also like to become more popular sa mainstream? Ako kasi, kahit saan ako, okay. Mm. So, siguro mas napapansin lang ako ngayon sa paggawa ng indie. At mas na-enjoy ko ngayon kasi bago pa lang din naman ako sa indie. Mm. Masasabi ko na gano'n. Kaya siguro mas nag-e-explore ako ngayon sa indie. Kasi dati puro mainstream naman yung ginagawa ko. Pero kung meron ka bang masasabi mo na dream project or dream role? Marami. Natin yan. Sige, ano yung mga dream roles? Ayun, dati kasi sinasabi ko lagi gusto ko gumawa ng isang gay role. So nagawa. So nagawa na yan, check na. Yung pangalawang sinasabi ko lagi, gusto kong gumawa ng medyo dark naman yung mga psycho killer na ganoon. Tapos gusto kong gumawa ng sundalo na role. Nagawa ko naman sa Shake nung nakaraan lang. Tapos gusto ko rin gumawa ng may isang karamdaman. So nagawa ko siya sa isang indie naman, yung musiko. So sa ngayon isa ang positive sa gusto kong gawin kasi may karamdaman naman din yung ano. So ano naman, so far nagagawa ko yung mga gusto ko. Isa pang gusto kong gumawa naman yung katulad kay Idol Dolphy, yung ang role mo babae. Okay. Babae ang role, hindi si gay. Si ano to? Ano yung character niya? Pacifica? Parang tatay kong nanay. Okay. Yun, parang ganun. Babae ang role, pero sa katawang ko. So parang ano, parang si John Travolta sa Hairspray, mga ganyan. Parang ganun. Ihabol ko lang, masensya na. Gusto kong ano eh, kumbaga, gusto kong gumawa ng character na hindi pwedeng maging ako. Parang gano'n. Bakit gano'n yung trip mo? bakit gano'n yung mga gusto mong klase? Kasi di ba maraming mga artista, lalo na yung mga bata na gusto pumasok sa showbiz, gusto nila maging leading man, maging parang John Lloyd Cruz or parang Piolo. Ikaw medyo offbeat yung mga gusto mong characters. Bukod sa syempre challenging,
doon masusubukan yung creativity mo, kumbaga sa pagiging artista mo. Mm-hmm. Gusto ko yung nahihirapan ako, yung parang gano'n. Okay. 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 Lipat naman tayo sa pamilya mo kasi very close ka talaga sa family mo. Ikaw ba, masasabi mo ba ikaw yung tipo ng tao na kaya mong isacrifice kahit ano para sa pamilya mo? Nako, baka mag-iyakan tayo rito. Ampay yung t-shirt. Society. Oh, kung kaya ba, bakit hindi? Mm. Kung kaya ng ibang bansa, syempre kaya din natin. Mapunta naman tayo sa love life. Kumusta ang love life ni Martin Escudero? Medyo. Bakit bigla siyang nagtago? Ayan. Love life. Sa tingin ko, wala akong masasabi tungkol.